Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. Without further ado, I'm Tatiana, and if you're new to my channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell button para like kang manu-notify if my new video ako. So before anything else, let's get started. So ayan, basically this video is for incoming freshmen or incoming first year college students. So i-share ko lang sa inyo yung some college essentials and tips na rin para sa first day nyo. Pero syempre, wala pa namang wala pang schedule kung kailan papasok. Hindi ko rin alam kung bakit ko to ginawa. Wala pa namang pasukan. Pero nakita ko kasi yung mga passers ng PUP and excited na yung iba sa kanila pumasok. So gusto ko lang i-share. Syempre, hindi lang naman sa PUPSET passers, pero sa iba't ibang students pa rin, lahat ng incoming freshmen. So, yan. Before anything else, mag-start na tayo dahil ang dal-dal ko na naman. So, first, mag-start muna tayo sa bag. Dapat nag-i-invest ka sa bag mo, especially sa mga backpacks kung ikaw yung backpack person, kasi maganda na yung naglalas yung bag mo. Minsan may mga students na 4 years naglalas yung bag nila, or depende, ikaw bahala, pero syempre mag-invest tayo sa bag natin. And ako, yung senior high ako, bag ko na to, wait lang, here. Yan, ito yung bag ko nung senior high ako, tapos hanggang ngayon college, nagagamit ko siya. So, incoming second year college na ako, and okay pa rin siya, wala pa rin siyang sira. Itong bag na to, ginagamit ko lang siya kapag meron akong PE class. Kasi kapag nag-PE, hindi naman pwedeng naka-uniform ka. So, kailangan malaki yung bag mo kasi nandun yung rubber shoes mo, yung PE clothes mo. So, yan, pampalit. So, kasama na to, ito rin. Meron akong ganito, lagayan ng shoes mo sa kabila. Dalawa kasi to. Dito, nakalagay laundry. Pero hindi talaga siya yung madumi. Maduming damit yung nilalagay ko. Dito ko nilalagay yung shoes ko, yung rubber ko. Tapos dito sa kabila, dito naman yung pang PE kong pamalit na damit. Kapag may PE class ka, mas maganda na rin magdala ka ng ganito. And malaki yung bag mo para wala ka na yung may bit-bit ka pang... Diba yun? May another bag ka pa na para dun. So, mas maganda yung backpack na lang and dun na lahat. So, may isa pa akong bag na ginagamit. Pag feeling mo, tinatamad ka yung kuha-kuha ka sa likod. So, minsan, gusto mo na lang mag-shoulder bag. So, I have this. So, ito yung shoulder bag ko. Ayan. Kapag... So, ito yung ginagamit ko kapag feeling ko, tamad ako sa araw na yun. Tsaka wala, syempre kapag hindi PE class. So, ito yung ginagamit ko. Lastly, kapag exam mo lang or talagang minsan may isang subject lang yung papasok sa isang araw. Kasi kapag college ka na, may ganun talaga. Hindi pong sa buong araw, isang prof lang yung papasok sa'yo at wala kang choice kung di pumasok. Kasi sayang attendance, and sa college, minsan attendance yung nakakahatak sa'yo. So, ito yung isa kong bag from Micaela. Ginagamit ko lang to tuwing exam or wala ganong dala kasi maliit lang siya. Tsaka hindi siya pwede pang madamihang gamit kasi nasisira. So, yep. Ayun lang for bag. Kailangan meron kang isang bag na malaki para kapag may PE class ka, meron naman kapag pang tamad bag, and meron ding pang exam bag. Pero syempre, nasa sa yun. Kung gusto mong isang bag lang yung gagamitin mo sa lahat ng yun, it's up to you. Nagbibigay lang ako ng suggestion and tips. So yan, bilang college student incoming, feeling ko pati ng senior high naman, parang parehas lang, kailangan mo rin ng yellow paper. Kasi ito minsan yung unang hinahanap ng prof. Kunwari, maglabas ko ng yellow paper, sulat mo yung name mo, and for attendance na yun. So, kailangan lagi kang meron nito, and kung okay nga lang, sa bahay pa lang, magupit ka na ng 1/2, 1/4, 1/8, hanggang 1/8 umaabot yung mga prof dun. So, yan, mag-ready ka na para hindi ka natataranta kapag biglang nagpalabas yung prof mo, and so on. So, yan. Pero syempre, ay tsaka iwasan nyo yung nang, kala mo hindi ako nanghihina. Iwasan nyo yung nanghihina ng yellow pad kasi kawawa naman yung pinaghihingan nyo. Pumasok siya ng puno, uuwi siya ng kalahati na lang. So, don't forget, yellow pad. And sa notebook, sa mga notebook naman, kasi kapag college ka na, hindi mo na kailangan ng marinihang notebook. Depende na lang kung merong prof ka na nagpapa-required ng gantong color ng notebook. Kasi nung first year college ako, may ganun, meron akong ibang prof na nagpa-required ng yellow notebook, ganun, para sa kanya lang. Pero mostly hindi naman. So, ikaw mamimili kung gusto mo ng binder. Ito yung, ayan, puro may katleya lang sa loob na pinagsama-sama. Pero ako,
hindi na ako gumagamit ng binder kasi parang nabibigatan ako, parang ang dami niya. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng isang notebook and bumili ako ng ganito. Nabibili lang to sa National Bookstore or Expression, ikaw bahala. Tapos ikaw na yung magdidikit, ikaw yung magdidivide kung ilang subject yung kailangan mong ilagay sa isang notebook. So, kayong bahala kung gusto nyo ng binder or ng notebook na lalagyan nyo na lang ng ganito, na parang division, ganun. Pero ako mas prefer ko to kasi mas manipis, and bilang college student, hindi mo kailangan ng maramihang notebook kasi yung mga prof mo, hindi naman talaga nag-check ng notes yun. Depende na lang. And syempre, kung masipag kang estudyante, tips ko na din yun. Tips ko na din na dapat nagsusulat kayo ng notes nyo every time na may sinasabi yung prof nyo kapag during discussion, kasi sobrang laking tulong niya. Ako, ang pangit ng sulat ko, pero ang sipag ko magsulat ng notes. Kasi kapag exam day na, ayun na yung magiging reviewer ko. Minsan kasi kung ano yung sinasabi ng prof, ibig sabihin, ayun na yung nakatatak sa utak niya. So, kapag gumawa siya ng exam, minsan, ayun na rin yun para nalalaman niya kung talagang nakikinig ka sa kanya. So, yun. Tip ko lang na bilang college student, hindi porket hindi nag-check ng notes yung prof mo, hindi ka na magsusulat, kasi mahalaga yun. Mahalagang magsulat ng notes. And also, kapag college ka na, iba-iba na yung schedule mo everyday, and iba-iba din yung room mo every subject. So ako, hindi ko agad siya nakakabisado, lalo na kung bago ka pa lang and masyadong malaki yung school mo. So ang ginagawa ko, gumagawa ko ng schedule ko. So ang pangit ng sulat ko, basta sa isang index, gumagawa ko ng schedule ko. Tapos nilalagay ko siya sa dito. Nung nagbabinder pa ako, nilalagay ko siya dito para lagi ko nakikita. Pero ngayon, essential din na magkaroon kayo nito. So, maliit lang siya kasi minsan, di ba, maliit lang naman yung bag mo. And hindi mo maiwasan na meron kang dadalhin na maliliit na paper. And ayaw mo namang iipit lang siya kung saan-saan. So, yan. Ang ginagawa ko, eto, iniipit ko lang siya lagi dito sa pinakaunahan para nakikita ko kung ano ng schedule ko, saan ako ngayong araw. So, yan. Andito lang siya. Yan. Tip ko rin yan sa inyo. Maglagay kayo na ganito kasi, must have. Kailangan talaga may ganito kayo. Or pwede naman sa phone na lang. Yung mga classmates ko, ganun yung ginagawa. Ginagawa nilang lock screen, ginagawa nilang home screen. Pero ako, mas kasi ako pangit sulat ko, pero mas gusto ko yung mga sinusulat, yung mga kailangan. Kapag college ka na, marami kayong deadlines. Minsan nagkakasabay-sabay yung mga subjects. So, mahalaga na meron kang planner. So, yan. 2019 planner na to. Hindi ako bumili ng 2020 planner. Buti na lang kasi kung bumili ako, masasayang. So, yan. Eto, nabili ko lang to sa church namin and sobrang handy lang niya yun. Pwede ko lang siyang ilagay dito kasi di ba may mga, merong mga planner na anlalaki pero hindi naman kasi kailangan ng malalaki. Pero nasa sayo pa rin naman yun, pero mas gusto ko lang yung ganito. Yung maliit lang, yung may dates, yung malalagay mo, ano yung kailangan mo, makikita mo agad. So yan, kapag college ka na, mas okay sana na meron kang planner. Kasi doon mo, ayun, tignan nyo yung mga nakasulat. Diba? Ayan yung mga ginagawa ko lagi. So, yan. Kailangan nyo talaga ng planner kasi minsan, kapag narag ka na, kapag may exam ka, makakalimutan mo na hala, may pasahan pala ng ganito, ganyan. So, yan. Planner, kailangan meron ka din yan. And, anong tawag dito? Kalimutan ko na kasi dami kong sinasabi. Lalagyan na ng ballpen. Yun na lang. Lagayan ng ballpen. Must have din. And maliit lang din yung sa akin kasi ayoko ng malalaki kasi nga, di ba, maliit lang minsan yung bag na dinadala ko. So, yan. Dito nakalagay lang yung flash drive ko kasi minsan, yung mga prof mo, merong mga may mga slides na kasama sa exam and hindi mo naman agad yun masusulat lahat. Ang hirap magsulat habang nakikinig. Pero kung magaling ka doon, edi congrats, buti ka pa. So ako, meron akong ganito kasi after discussion, nagpapalagay ako ng, or nangihingi ako ng slides sa mga prof ko. I also have different color. Hindi naman pala diff. Ito lang yung mga standard. Red pang check. Minsan may mga prof ka na kailangan talaga ng pang check. And mas okay yun kasi nakikita mo agad kung ano yung tama, kung ano yung mali. And also black ballpen, standard color. And ito,
may highlight lang siya onte. Basta color pink siya para minsan kung gusto mo maiba yung sulat mo or meron kang kailangan i-highlight na word, bet din yun. And also meron din akong highlighter pero wala siya dito kasi masyado siyang malaki. And pinagsama-sama ko lang na may mga gamit ko ngayon. Pero yun, kailangan niyo rin ng highlighter lalo na kapag exam, kapag mag-review ka. So yun. And also, kung sa PUP ka nag-aaral or kahit na hindi, kailangan meron kang payong. Sobrang halaga ng payong kasi kapag college ka at nasa university ka, minsan yung room mo nandito sa building na to, yung isa naman sa kabilang building, ganyan. So, papunta-punta ka sa iba't ibang building and ang init-init. So, porket ba sabi nila kapag college daw, nakaka-haggard. And totoo naman yun. Pero huwag natin i-push na maging totoo talaga. So, lagi tayong magdala ng payong para protected tayo sa araw kasi sobrang nakakaitim yun ng balat. And hindi siya maganda sa balat. So, yun lang naman. And also, syempre, kailangan meron kang ganito. Ito yung maliit lang siya na pouch para lang sa mga pang-ayos ng itsura mo. Pulbo, alcohol, salamin, cheek tint, lip tint, syempre kung gusto mo lagi kang fresh and etc. Ikaw na bahala, pero dapat may ganito ka. And dapat talaga organize yung gamit mo as much as possible para kapag narag ka na, hindi ka na yung mahihirapang maghanap. So, lagi ka dapat merong mga lalagyan na nagsiseparate sa iba't ibang items. And ito, gamit ko rin ngayon. Power bank, kailangan mo din to, essential din to kasi minsan whole day ka sa school and minsan may mga room na sira yung outlet, hindi ka makapag-charge. Lalo na sa PUP, hindi lahat ng outlet gumagana. So, kailangan meron ka nito para kapag lobat ka na, syempre kailangan ito. And minsan, sa phone din kasi nag-a-announce kung may pasok o wala. Kaya, must have lagi ka dapat. Lagi dapat hindi lobat yung phone mo. So, that's it. Yun lang naman yung mga essentials bilang college student. Yun lang naman yung kailangan mo. And sa first day, hindi mo kailangan ng madami. Kasi usually, ipapasulat lang yung name mo, kilalanin mo yung prof nyo, kilalanin mo yung isa't isa. Parang normal na days lang. So, yun lang naman yung kailangan. And huwag kang kakabahan sa first day kasi isipin mo parang senior high lang din yun. Ang may iba nga lang, hindi na siya spoon feeding kasi college student ka na. Hindi na lahat na kailangan mo malaman is i-spoon feed sa'yo, sasabihin sa'yo. So, minsan ikaw na rin kailangan yung mag-advance reading and etc. So, yun na naman. Ito lang yung mga college essentials na pwede kong i-share sa inyo. And tatry ko rin gumawa pa ng ibang video for another video for another video. Basta, iba pang video na makakatulong siguro sa mga freshman students, sa mga incoming first year college. So, yun lang. I hope may natutunan kayo. And kapag may tanong pa kayo, don't hesitate to comment down your questions and as much as possible, sasagutin ko yan at masasagot ko yan. So, yan. Yun lang naman. I hope naging clear lahat and meron akong nabigay sa inyong tips. And yan, good luck sa first year of college nyo, good luck sa first day nyo, kahit wala pa namang date, pero good luck pa din, and galingan nyo, don't forget that, bye!